Yan, magandang araw mga kaisda. Muling nagbabalik no ako sa Jeff at ngayon ay solo dive muna tayo mga kaisda. At ngayon ay medyo malakas, medyo malaki yung ano, tubig ngayon mga kaisda. Yan, dito na tayo mga kaisda. Warm up muna mga kaisda. Yan yung parati nating ginagawa pag sisisid tayo ng mga nasa 3 to 4 o kahit gaano kalalim. Nakakasama kasi sa katawan yung bibiglain mo siyang papunta sa ilalim mga kaisda, lalo na sa lungs natin tsaka sa tinga natin. Ayun, nandito tayo ngayon sa ano, nasa Samuan tayo. Marami ako nakikitang mga danggit dyan mga kaisda, maliliit pa lang. So, ito yung first fish natin mga kaisda, no? Epic feel to kasi mga kaisda. Tingnan niyo mga kaisda, malaki na sana to mga kaisda eh. Kaso lang talaga hindi tinamaan. Yon, may pa slow-mo pa tas di natamaan mga kaisda. Pero syempre eh, kanyan talaga mga kaisda kapag nagpa-practice ka pa. Hindi pa kasi ako ganun ka-pro mga kaisda, no? At ito yung second fish natin mga kaisda. Ito yung tinatawag namin dito na paru-paru G, butterfly fish. Di ko sana titiraan mga kaisda kasi di kasi ito mataba. Kaso lang wala pang huli tas wala pang ulam sa bahay. Yan, madali lang siyang tamaan mga kaisda kasi malapad. Ganito mga isda kasi hindi na lumalaki katulad ng mga bayang na isda. So ito yung third fish natin mga kaisda. Dito ko na siya nakita. Matagal ko kasi siyang nakita mga kaisda kasi parang nakakamouflage. Ayan, bang, tinamaan ko naman siya mga kaisda, oh. Ito yung isda na tinatawag naming tubo-tubo mga kaisda. Iwan ko kung anong tawag nito sa ibang lugar pero ito yung tinatawag naming tubo-tubo. Ayan, kaso lang talaga mga kaisda nakawala. Ayun, ayun, tumakbo. Nakita niyo yung mga kaisda, walang yang isda yun, di pa nagpapaulam. Katakas. Ayan, ang ingay ko dyan kasi nga nakawala. Pero okay lang yun mga kaisda, ganyan naman talaga sa buhay. May mga bagay na hindi talaga para sa atin. Char! Tas ito na naman mga kaisda. Iwan ko kung ano ngala na ang isdang to mga kaisda. Basta tinatawag kasi ito ni mama na ungo-ungo. Ungo na isda daw ito kasi ayan o, ayan. Good size na siya mga kaisda. Di ko lang talaga natamaan mga kaisda. Ang layo-layo ng panak mga kaisda. Ito yung mga kaisda sa part na ito mga kaisda. May titingnan lang sana ako mga kaisda kasi may pakul. May pakul na pumasok sa bato na ito mga kaisda. Kaso may bigla akong nakasalubong mga kaisda. Tingnan nyo mga kaisda. Iyon mga kaisda. Ang laki niya talaga mga kaisda. Kaso lang talaga mga kaisda. Natamaan ko naman siya mga kaisda. Tingnan nyo mga kaisda. Ayun, natanggal. Yan yung pangunahing problema ko dito mga kaisda sa pana na to mga kaisda kasi pag tinatamaan, walang ano, walang sima. Makakalabas yung isda katulad nung nakatira ako ng malaking katambak mga kaisda. Ang laki nun mga kaisda pag tama ko di siya natamaan sa ano, sa ulo niya. Nakatakas talaga mga kaisda. Yan, di ako naka-move on diyan mga kaisda kasi malaki nga mga kaisda. Hinanap ko siya ulit sa bato mga kaisda. Tinitingnan ko yung mga butas kaso wala na talaga mga kaisda.
isinugod agad sa ospital mga kaisda. Yun, wala. So soon mga kaisda, baka makakabili na tayo ng magandang pana, no? Yung may mga, yung may sima na. Dadalhin ko kayo dun sa may maraming katambak na spot mga kaisda. So ito yung, iwan ko ako nung tawag talaga ito, pero parang ano to, ipos-ipos na isda. Good size na siya, nasa kaso lang talaga mga kaisda, hindi tayo tumama. So ayan mga kaisda, at itong isda naman to mga kaisda, yan, maganda na sanang tirahin, pero malayo kasi, kaya sinusundan ko muna. Yun, kaso lang talaga mga isda dito kasi mga kaisda, ang iilap. Marami kasi dito yung magano nag lalambatas. Inaano yung dagat, pinagahampas para mataranta yung isda tas papasok sa lambat. Yan. Sinusunod ko talaga siya mga kaisda. Naghahanap talaga ako ng chimpo mga kaisda. Kasi malayo kasi mga kaisda eh. Tas yung guma natin mahina, kaya pang malapitan lang talaga, yung sakto lang yung distansya. Malaki sana yan mga kaisda, mas malaki pa yan sa naunang tinira natin ng mga ungo fish.